Nanay Michelle, and for today's videos, gagawa tayo ng tutorial para sa ating mga kilay. So, hindi naman ako expert pagdating sa paggawa ng kilay, pag-ayos ng kilay. So, ngayon, share ko lang sa inyo kung paano ako magkilay. So, as you can see guys, ayan, mahaba na siya. Hindi ko talaga siya sinishave or pinaplak as of now kasi gusto ko humaba siya. And gusto ko maibalik yung dating kilay ko. Kasi before guys, yung kilay ko, ganun kay Kiro, yung halos magdikit na dito. Yan. So, ayan. So, sinave ko dati. So, parang nagsisi ako kasi nga, di ba? Parang mas in ngayon yung makapal na kilay. Like, uncourteous, mga... Paano masabi? Kikiuso. So, para maibalik ko siya, ang ginawa ko is, nilagyan ko siya ng castor oil. Ayan. Bigay sa kato ng friend ko, si Joms. Hi, Tay! Thank you dito. Masasabi ko, effective naman siya. Umahaba naman ulit yung kilay ko. And, ayan. Nagkakaroon na ako ulit nito. Ayan. Mas gusto ko na ngayon, guys, yung ano, yung ganyan. Yung medyo makapal yung kilay. So, hindi ko siya tinitrim. Hindi ko siya sinishave, pinaplak. Hindi. Pinabayaan ko lang muna siya. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magkilay. Basic lang naman. So, alam niyo na, pagdating sa kilay, kanya-kanya tayo. So, ako, ang ginagamit ko, guys, is yung ganitong brush. Yan. Ganyan siya. Yung iba naman, ginagamit yung may ganito. Yan, ganyan. So, ako, ito ang mas gusto ko. So, first, ayan. Sinusuklay-suklay ko muna yan. Hindi ko na siya aahitin, guys, ha? Kasi, mas gusto ko siyang, ano, ganyan. Feeling ko, ano, mas nakakaganda. Charot. So, ayan nga. So, ang gamit ko for kilay is pencil. Yan. Yung iba, gumagamit ng powder. Yung iba naman, gel. Pero sa akin, gusto ko pencil. So, pag mga beginner siguro, pwedeng ano, powder, ganun. Kasi mas madali siyang i-shape. And then, ito, nabura na. From Sigma. So, ayan guys. Meron din akong isa nito, ito. From Essence naman to. Pero ayun na nga guys. So, start na natin. So, first, nasa sa inyo na guys. Gusto nyong linisin muna yung mga ano nyo, kilay nyo. Pero sa akin, ganyan na lang. So, yan. Tsaka guys, pag nag-a-apply kayo ng kilay, dapat nag-i-start kayo dito. Ayan. Dito. Dito sa pinakadulo. Never kayong mag-i-start dito sa harapan. Kasi before, ganun din yung ginagawa ko. So, mali pala yun. Hindi pala dapat nag-i-start sa harapan. Dapat laging sa tail. So, ganyan. So, siguro napapansin nyo, hindi ko siya inaabot dito. Kasi, guys, gusto ko mas maging mukhang natural yung nandito. Kasi ayoko magkilay ng, alam nyo yung iba. Yung iba lang ha, pansin ko lang. Nagkikilay sila, inaabot dito. And then, ginagawang ano dito. Ayan, ini-square nila dyan. Hindi din tama yun. Kasi, ano, hindi siya magandang tignan. So, kung gusto nyo naman na parang normal lang tingnan yung kilay nyo, ganyan yung gawin nyo. Ayan. So, brush. Tapos, ang gagawin nyo is, ikakalat nyo lang dito. Ayan. Iabot nyo lang dito. Ikakalat nyo lang. Ayan. Para maging mukhang natural lang yung kilay.
Kasi ako gusto ko parang natural lang yung kilay eh. Yung tipong hindi naman halatang ano, maglagay ka dyan ng makapal. Tsaka yun yung mali ng iba, yung ano, apply sila ng apply. Parang pagkulang dyan, finifill nila. Mali. Dapat blend lang. Yan. Yan. Yan, guys. O, diba? Yan. Parang ano lang siya, natural lang. Tsaka ito pa, pag nagkikilay kayo, guys, pag bibili kayo ng mga pangkilay, make sure na dapat kaano ng hair niyo, ha? Kasi ako, black na yung hair ko. So, hindi na ako nagpakulay. So, ayan. So, dapat ang gamitin niyo is medyo, medyo dark ng konti, medyo light. Basta, ayun, dapat kaano lang ng hair niyo. Para hindi naman mukhang OA na yung iba brown, super brown, tapos yung hair nila is dark. So, hindi siya magandang tingnan, di ba? Ayan. Okay. So, dito naman sa kabila. So, ganyan lang. Ganyan, guys. So, sa akin, ayaw ko talaga ng makapal na kilay. Kasi yung iba nagiging mukhang diba? Betty La Fea daw. Syempre, makapal na yung kilay ko. Hindi na kailangan kapalan ng kapalan. And, isa pang mga mali ng iba is, yung iba ginuguhit lang, guys. Lalo na pag manipis yung kilay nila. Guhit-guhit lang. Ano po yun? Di maganda kasi sabi naman nila kapag sobrang nipis ng kilay mo, nakakatanda. So, kailangan medyo kapalan mo. Pero, make sure na i-blend mo siya. Make sure na may brush kayo. So, kahit anong brush naman. Ako mas gusto ko tong brush na ito. Mas hiyang ako dito. So, for the finishing naman, guys, pwede nyo siyang lagyan ng ito, ng concealer dito. Isa pang mali, guys, na napanood ko, ang sabi nila, kasi yung iba, diba, nilalagyan ng concealer dito and here sa taas. So, hindi pala tama yun. So, kasi diba, kunwari, nagpa-foundation tayo. Tapos, naglagay ka ng concealer. And then, yan. Tapos, mas light yung concealer mo. E di parang nakalutang daw yung kilay mo. So, dapat, kung ano yung ginamit mong foundation, yun din daw dapat yung ilagay mo dito sa taas. Yun yung napanood ko. Pero, depende rin yun. Nasa isa inyo. Kilay niya yan eh. Alam nga naman, mamuna ako. Tiyos!
So, ayan lang, guys. Ayan lang. Ayan naman na siya, di ba? Hindi talaga ako pati mag-ilay. Gusto ko yung isa kasi parang medyo nakataas. Parang kunwari, ano, mataray. Tiyos! Yun na. Okay na yan. So, pag wala kang ginagawa sa bahay nyo, practice-practice lang. Yung mga nanay sa bahay lang. Kahit nasa bahay lang kayo. Siyempre, kilay is life. Kailangan, ano pa rin kayo, magkilay-kilay pa rin kayo. Ayan, ganyan lang, guys. So, hindi ko na papahabain to. Bye!